Malapit nang graduate ang dalaga na si Jennifer sa kolehiyo at wala naman sa kanyang mga magulang kung siya ay magkaroon ng nobyo. Kilig na kilig ang dalaga matapos niyang sagutin ang gwapo nitong manliligaw na si Noel. Gwapo ito at higit sa lahat ay maraming kababaihan ang humahanga sa binata. Kaya ganoon na lang kasaya ang puso ng dalagang si Jennifer matapos siya ang magustuhan ni Noel. Habang sila ay naglalakad sa labas ay kinausap ni Jennifer ang kanyang boyfriend na kung pwede ba silang bumisita sa bahay ng binata. Mahal, baka naman pwede tayong pumunta sa inyo. Dalawang buwan na tayong magkasintahan tapos hindi mo pa ako pinapakilala sa nanay mo, sabi ng dalaga. Napayuko naman ang binata at inamin ang katotohanan sa babae. Jennifer, mahirap lamang kami at ang bahay namin ay pinagtagpi-tagping kahoy lamang. Malungkot na sagot ni Noel. Ngunit hindi naman naniwala ang dalaga sa sagot ng kanyang nobyo. Bukod sa pagiging mestizo nito na parang isang Amerikano, ay hindi maitatanggi na mayaman ito. Ikaw? Mahirap? Naku Noel, wag mo nga akong niloloko. Ang mga ganyang itsura ay hindi laksa hirap. Nakangiting wika ng dalaga. Nang maglakad-lakad sila patungo sa bahay ni na Noel, ay masayang masaya talaga si Jennifer. Tinuro ni Noel na yun daw ang kanilang bahay. O diba? Sabi ko na nga ba, mayaman kayo. Tingnan mo nga ang bahay nyo, ang laki-laki, sabi ni Jennifer. Ngunit nagkakamali pala ang dalaga dahil ang tinutukoy ng binata ay ang kalapit ng malaking bahay na parang isang lumang bahay kubo. Nagkakamali ka mahal, yung maliit na kubo ang bahay namin at hindi yung malaking bahay, nahihiyang sagot ng binata. Sa panahong iyon ay hindi pa rin naniniwala ang dalaga nang biglang lumabas ang nanay ni Noel. Oh, anak, mabuti naman at nakauwi ka na. Nakakahiya naman sa nobya mo. Hindi mo ipinaalam na papasyal pala siya dito. Sana ay nakapaghanda kami ng merienda, sabi ni Aling Mara. Dito nalaman ng dalaga na totoo pala ang sinasabi ni Noel na mahirap lamang sila. Bukod sa bahay kubo, ay lupa lamang ang kanilang sahig. Umuulan noong panahon na yun, kaya maputik sa loob ng pamamahay nila. Pasensya ka na talaga, Jennifer, dahil ito lang ang buhay na mayroon ako. Kaya ang dami kong palusot sa'yo dati dahil ayaw kitang papuntahin dito, malungkot na sabi ng binata. Napapailing naman ang dalaga at napapaisip ito kung mabibigyan ba siya ng magandang buhay ni Noel. Parang mahirap pa sa daga ang binata at ang inilahad na merienda sa kanila ay nilagang kamote at kapirasong asukal. Naku, hindi na po ako kakain. Busog pa naman po ako, sabi ni Jennifer. Talagang hiyang-hiya ang binata dahil sosyalin ang kanyang nobya, tapos siya ay walang may pagmamalaki sa kanyang buhay. Maya-maya lamang ay inaya ng dalaga ang binata na lumabas. Balak nitong kausapin ang kanyang nobyo tungkol sa buhay na meron nito. Noel, gusto kitang tapatin. Nadidismaya ako sa nakita ko. Mas maputik pa nga sa loob ng bahay nyo kaysa sa labas. Nakakahiya kung makita ko ng mga kaibigan ko na ganito lang ang pamumuhay ng boyfriend ko. Pwede bang maghiwalay na lang tayo? Diretsuhang sabi ni Jennifer. Gulat na gulat si Noel nang dahil doon. Biglaan ang pag-iwan sa kanya ng kanyang nobya nang dahil sa mahirap lamang siya. Kung yan ang desisyon mo ay igagalang ko. Basta nandito lang ako ha. Maghihintay sa'yo. Malungkot na sagot ni Noel. Naku, huwag ka nang umasa dahil hindi na ako babalik sa'yo. Ayaw kong tumira sa parang bahay ng daga. Akala ko naman mayaman ka dahil mukha kang Amerikano. Tapos ganito pala ang buhay mo, sabi ni Jennifer. Simula noon ay hindi na sila muling nagsama at simula nang graduate sila ay wala na silang balita sa isa't isa. Masakit para kay Noel ang bagay na ito, ngunit kailangan niya talagang tanggapin. Ngunit lumipas ang dalawang taon ay gulat na gulat ang dalaga matapos na pumanaw ang kanyang ama. Napakalaki kasi ng utang na iniwan nito sa kanila at halos lahat ng kanilang kayamanan ay gustong kunin ng isang Amerikano na pinagkakautangan ng kanyang tatay. Ang sabi ni Mr. Harden ay kung hindi kayo makakabayad ay kukunin niya ang inyong mga ari-arian. Matagal na daw nangako ang iyong ama na magbabayad sa kanyang utang, ngunit wala namang natupad hanggang siya ay pumanaw.
sabi ng isang abogado, nang dahil doon ay hindi malaman ni Jennifer kung saan siya huhugot ng 30 milyon pesos dahil hindi basta-basta ganun kadali kitain ng ganitong kalaking halaga ng pera. Nako, paano na to, Nay? Saan na lang tayo titira kung sakaling kunin ni Mr. Harden ang lahat ng ating ari-arian? Ayoko naman tumira tayo sa ating mga kamag-anak dahil kung ano-anong bagay na lamang ang sasabihin nila sa atin, sabi ni Jennifer. Anak, hindi ko din alam kung saan pa tayo huhugot ng pera. Hindi ko naman alam na may ganitong kalaking utang ang tatay mo. Sa kanyang pagkawala ay tayo tuloy ang sinisingil ng mayamang Amerikano na yun, sagot ng kanyang ina. Talagang hindi na malaman ng mag-ina kung ano ang kanilang gagawin. Hindi sila sanay sa hirap at magiging iba talaga ang buhay nila kapag nangyari na ang bagay na ito. Attorney, wala na po bang ibang paraan para mapakiusapan natin si Mr. Harden? Baka po may paraan pa, sabi ni Jennifer. Sige, kakausapin ko muna siya sa bagay na yan. Tatanungin ko na din kung anong bagay ang pwede niyong gawin, sabi ng attorney. Lumipas ang isang linggo ay agad itong bumalik na mayroong magandang balita. Miss Jennifer, may maganda akong balita sa inyo. Pero hindi ko lang alam kung matatanggap niyo ang bagay na to, sabi ng attorney. Ipinaliwanag nito ang lahat sabay nagkatinginan ang mag-ina. Ano? Papasok ako bilang isang katulong? At kung hindi naman ay kukunin na kinabukasan ng aming bahay? Gulat na sabi ng dalaga. Nang dahil doon ay wala siyang nagawa kundi ang pumasok bilang isang katulong. Kahit ayaw niya gawin ang bagay na ito, ay ito lamang ang tanging paraan para makabayad sila sa utang. Gulat naman ang dalaga sa kanyang nakita dahil naroon ang nanay ng kanyang dating nobyo na si Noel. Teka, di ba kayo po ang nanay ni Noel? Katulong din po pala kayo rito? Tanong ng dalaga. Ngunit ngumiti lamang ang matanda sabay naglakad papalayo. Manghang-mangha talaga si Jennifer dahil sobrang laki ng bahay na ito. Habang nagwawalis siya ay nagkakagulo ang kababaihang mga katulong. Naku, hindi ko alam na uuwi pala si Sir. Ito na ang pagkakataon para magpapansin ako sa kanya kahit alam kong may girlfriend na siya, sabi ng isang katulong. Nang dumating na ang binatang amo ay gulat na gulat ang dalaga. Noel, bakit nandito ka? Nagtatakang tanong ni Jennifer. Pati na rin si Noel ay nagtataka kung bakit narito ang kanyang dating nobya. Ano? Dito ako nakatira? At bakit nga pala narito ka? Tapos, nakasuot ka pa na para kang isang katulong, gulat na sagot ni Noel. Kasama ng binata ang bago nitong nobya at sobrang ganda nito. Walang-wala si Jennifer kung paglalapitin sila. Hiyang-hiya ang dalaga nang malaman niya ang lahat. Kaya pala mukhang Amerikano si Noel ay si Mr. Harden pala ang kanyang ama. Jennifer, binalikan kami ng tatay ko. Isa siyang sundalo na mataas na ranggo sa ibang bansa. Ang akala ni nanay ay iniwanan niya kami, pero isang mahalagang misyon lang pala ang pinasok ng aking ama. Kaya noong nagbalik siya ay sobrang bilis ng pagyaman namin. Agad na nagbago ang buhay namin ni nanay. Ikaw, bakit nandito ka? Pagpapaliwanag ni Noel. Napapayuko na lamang ang dalaga nang dahil sa hiya. Para bang nanliliit ito sa kanyang sarili dahil walang-wala ang yaman niya kung ipagkukumpara sa binata. Sa totoo lang, ay ako ang bago niyong katulong, sagot ni Jennifer. Ano? At ang akala ko ba ay mayaman kayo? Nagtatakang tanong ni Noel. Oo, pero matapos pumanaw ang tatay ko, ay may malaki pala siyang utak kay Mr. Harden. At ngayon ko lang nalaman na siya pala ang tatay mo, nakayokong sabi ng dalaga. Parang pinagpalit ang kanilang buhay. Si Jennifer naman ang nasa ibaba at si Noel naman ang nasa itaas. Kitang-kita ng dalaga ang bagong nobya ni Noel na masayang-masaya sa piling ng binata. Higit sa lahat ay may taglay pala itong katarayan. Pinaliwanag sa akin ni Noel ang lahat. Ikaw pala ang kanyang ex-girlfriend? Nakakainis naman siya dahil nakuha niya makipagnobya sa isang katulong. At napag-alaman ko na malaki ang utang niyo sa kanyang pamilya, natatawang sabi ni Scarlett. Simula noon ay naisip ni Jennifer ang lahat ng sinabi niya sa binata. Ang mga sinabi niya na mahirap pa ito sa daga
at anong buhay ang maibibigay nito sa kanya. Kung hindi niya lang sana ito iniwan, ay baka sakaling hindi na sila nito singilin sa sobrang laking utang. Noel, baka naman pwede mong kausapin ang tatay mo na huwag na kaming singilin, paglalambing ni Jennifer. Naku, pasensya ka na. Dati nga ay iniwan mo na lang ako ng basta-basta, tapos ngayon ay hihingi ka ng pasensya? Hindi naman papayag ang tatay ko na hindi mabawi sa inyo ang malaking halaga ng utang at bilang kapalit daw noon ay magsisilbi kang katulong sa amin sa panghabang buhay, sagot ni Noel. Nang dahil doon ay wala nang nagawa ang dalaga kundi ang maging katulong sa panghabang buhay. Samantalang ang Noel na dati ay mahirap pa sa daga ay siya ngayon pinagsisilbihan niya na masaya na sa piling ng iba. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nabigyan kayo nito ng magandang aral. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay hinihiling ko po ang inyong panalangin para sa kapayapaan ng ating mundo. At God bless us all.